Wow, habang kinakas niya yung kanyang skill 1, sabihin natin hindi nga siya naka-crowd control pag nakadikit siya sa banner. Pero the difference is, ang ginagawa ni Chu, pinupoke lang siya with just simple normal attacks. Oo nga eh. Okay. Yun nga yung ginagawa. Kahit, diba? Sikit-dikit ka dyan. Dikit ka dyan. Tapos ganun lang ginagawa. Ganoon ka master ni Chu dito, yung kanyang hero. So ngayon, Rob Luna, tumatagilid ang Onyx. What they need right now sa kanilang puntos ay 3 points, mm-hmm, pero max 2 points, yeah, na lang. But now, work off their force. Gusto talagang i-secure itong second slot. Yes. Natin. And if they could close this with a sweep against Onyx PH, mukhang mas magiging malinaw na, yeah, na kanila papupunta yon. And syempre guys, apologies. Kaya pa naman ng work mag-top 1. Mm-hmm. Pero kailangan din nila mag-pray na matalo ang Aura Philippines. Which is, mas marami pa kasing games. Yep. Ang Aura, kung titignan natin ang schedule, di ba? So, here we go! Para sa game number 2, binabati natin ang lahat ng pamilya na nanonood ngayon sa kanya-kanyang bahay. Nako, sana masarap ang pagkain ninyo ng inyong mga dinner, yes, habang nanonood kayo ngayon ng action dito sa MPL. Apat kagad ang nasa harap na nasa mid para dito sa Onyx. Mahalaga, ay, mahalaga kasi to, Manjin, eh, yung pag-clear. Yung, ikaw, pag una ka kasing nakapag-clear, mas una ka ding makakapwesto with the Little Wanderer. Oo, tapos, given kasi, ang bilis din naman makaka-responde kagad. Look at that. Kahit hindi na pumunta kagad yung si Kuseidon, dahil with the wings by wings, makakaabot siya just right. Sakto. Pagka na-clear nila yung gitna. Yeah, tapos sakto, pwede ring level 2 siya dyan. Kasi yung minion naman na nawala ay... Kumbaga yung minion na isa na nawala, nabawi niya dun sa gitna. So medyo goods dito ang level ng work. Meanwhile, napalalim si Unravel. Mapapagamit siya dito ng Cyclone Eye. Buhay. Buhay si pa. Unravel. Yeah, it was a good attempt. Muntikan siya dun. Manjin, I was actually thinking na pwede siya mapitas doon. Pero calculated ni Unravel yung panggugulo niya doon sa purple buff ng Roger. Rob Luna, gusto ko lang isabihin sa'yo dito na bumalik na si Kyrie dito sa Mage. Yep. Which is yung Matilda na nabansagan nga nating Matilda Airlines nung nakaraan na pwedeng pasukin ang Lancelot at magandang combo with the Lapu-Lapu pala. Pwede, pwede. Ang kunat niya. Mas maganda yung magiging pasok nila doon with the Circling Eagle. Pero here, mukhang aabot yata, unwrapped. So ngayon, no, medyo tahimik yung early game natin dito, Manjin. Uh-huh. It's all boils down on the first turtle. Pero mas lamang dito sa ganitong sitwasyon ang Work Oster Force kasi mas kaya nilang mag-invade or mag-cut ng lanes like ginagawa ni Trimar ngayon. Alam kasi nila yung ano nila, yung invade capability, especially with the damage na meron sila. Ang hirap pa nito, Lancelot against sa Benedetta, Rob Luna, parehas may dodge mechanic itong dalawang heroes na to. So if you're Onyx Philippines, kailangan mong ma-shoot ng tama yung iyong scoreline. There you go! Hate! Ang unang mawala dito, 9 seconds down, Dlar, mapapablicker out na lang. Pasok ang super slow dito ng Work Oster Force. At mukhang makakuha sila ng libreng turtle buff. Mukhang libre. Mukhang libre nga to for the side of Work Oster Force. Ang ganda rin ng rotation nila eh. One of the reason kung bakit nasabi ko kanina, once na ikaw yung team na mas nakaka-cut ng lanes, mas makakapwesto ka ng mas maaga to the point na mamimili ngayon yung kalaban mo kung i-clear niya ba o re-responde na kagad siya dun sa objective. Yan ang mahirap. Oh. Work Oster Force, master na master nila yung ganong klase ng galawan. Ang bilis din ang clear kasi nila dito. Of course, Chu with the Lancelot, Arteezy's Kagura, na nauuna sila lagi sa pag-take nitong Little Wanderer. Mauuna rin sila doon sa bush na malapit sa turtle for the objectives. So mukhang sila nga ang nagdidikta ng ating laban this time. Iyak no, wow, grabe. Kose, yes, hindi na nagdalawang isip ipop yung Feather Air Strike para panchane. Meanwhile, oh, gandang combo para dito sa Work Oster Force. Bumalik pa, pero hinila dito yung bato. Masyado makunat yung bato. Habang si Arteezy dito ay buhay pa din with the help of the Little Wanderer as well. Kyrie, mapapagamit na lang ng Gloom, pero hindi na siya magsusurvive. Nice attempt for both of the teams. Kyrie, yung namatay doon, Rob Luna. That was impressive. Supposedly, si Jay dapat yung mamamatay doon kaso ibinigyan siya ng guiding wind ni Kyrie. Oo. Yun nga lang, siya ang napitas doon. So, ngayon, Manjin, sabi mo,
Work Oster Force, they are the one who set the tempo dito sa laro natin. And ang tanong doon, paano ito pahihintuin ng Onyx PH? Kailangan nila dito ng pick-offs. Kailangan nila ng counter go na parang ganyan. The General is in. Dream Arteezy, nandito. Pero ang gandang circling eagle para kay Kyrie. This time, hindi ka makunat. Sabi dito ni Dlar and ni Kyrie. Nice attempt for Work Oster Force. Pero sila naman this time ang na-counter go. Baka ito na nga yung hinahanap nila, Robluna. Yung binabanggit mo na kung makakabalik man ang Onyx dito sa pagkontrol ng tempo, kailangan nila ng outplay. Kailangan. At katulad doon, sinubukan nilang i-out, or rather, in-invade nila sa ilalim ng torre doon si Dilar. Kaso nga lang, they were still alapu-lapu. Very tanky pa at this point. And sumasabay pa. Look at the damage ni Chu against kay Kyrie. Kakabalik pa lang yan dyan. Halos, kumbaga, that poke damage coming from Work Oster Force at this moment, eh, hirap ngayon ng Onyx PH. Level 7 against level 5. Ano pa bang hahanapin mo? Chu with the space na na-create niya para dito sa turtle attempt. At nako, si Iacto ata mahuli dito. Napakagandang shield mula dito kay Kyrie. Mabuhay pa dito si Iacto. Mukhang hindi na siya makapag-pop din. Meanwhile, si Nandravelin nandito. Jose with a good positioning. Oh! May hila mula dito kay Dlarmy. And Kyrie, it rhymes! Tatlo na wala dito sa dalawang teams. But Arteezy is here. Maka-counter go ba? Tabla ang nangyaring laban, Robluna. Tingin ko kahit papano eh nakabawi doon yung Onyx PH. Sabihin na natin it's 3-4-3 exchange. And to begin with, eh that was a 4v5 matchup. Kasi papansin mo, naglakad doon almost blindly si Iacno. Kaya siya na-burst down kagad dito nila Arteezy. And we've seen this. Hindi natin masyado nakita yung ganong klase ng burst potential coming from Alapu-Lapu. Pero pinakita sa atin ni Dilar kung paano ba talaga gamitin ang isang Lapu-Lapu. But unfortunately, namatay siya doon, Rob. Pero ang ganda rin ng mga knock-up din kasi ni Jay that time. Ito yung mahirap ngayon sa lineup ng work eh. Hindi sila pwedeng magtabi-tabi na din. Kasi kailangan nila respetuhin yung ano eh. Yung Matilde eh, oh. Nada-damage na pupoke sila dito. Meanwhile, sila ang hindi makapwesto ng burst. Ang sakit ng burst nila. Pero kasi this time, ang ganda ng sagot ng Onyx eh. Hindi basta-basta makakapasok ang work. At ngayon, mukhang si Tremar ang main target. Tremar using the ultimate to get out. Kung iisipin mo, no, Manjin, ang hirap din ng crowd control dito ng Onyx PH. Like, they only have the circling eagle. Yes, meron sila ditong wall chart, pero pag you don't wanna use that on a single target, and more often than not, magagamit mo yon in 2 to 3 members lamang. Pero kasi, ang ginagawa rito ng Work Oster Force, sobra yung mobility nila na halos hindi makapag-focus ang Onyx PH to a single target para ma-burst down kagad nila. Kumbaga, puro sila Allen Iverson, no? Ang daming crossover. Oo. Pinagsama mo si Kyrie Irving tsaka Allen Iverson. Ganito yung mga heroes nila. Meanwhile, sabi dito ni Dreamer, akin na yan! Pasok siya ngayon dito, dalawa, mawawala sa side ng Onyx. Perfect positioning from Work Oster Force. Napakamot ulo na lang ang Onyx PH dito. I'm not sure if tama yung nakita ko doon, but Dilar was actually using the bravest fighter doon sa gilid na walang tinatamaan. Oh my glove. And that might be a little bit of misplay coming from Dilar, and that resulted into a 3 deaths from Onyx PH. At ang ganda rin kasi ng pasok ng work eh. Tama kay may final blow, may second skill si Lancelot. Hindi ka rin talaga basta makaka-target, Robluna, eh. Kaya siguro nangyari din yun. Oo. The outplays for Work Oster Force. Pero sabi ng Onyx, sige, teka lang, reset tayo, bawi. Unravel is the one falling down. Pero si Dlar ngayon ang main target na naman. Mm. Oh no, na-dodgeball si Dream Arteezy. But let's see, nandito na ang comeback. Tignan natin. Okay. Hindi pa rin tatama dito yung flame shot as Onyx will survive that pick-off potential mula sa work. Grabe yung outplay ni Jadon with Unravel. Na ilang beses na rin kasi ginagawa yon ng Kufra. Just going with the Tyrant's Rage, just recta ulti kagad. And from that position, sabi ni Jay, pagtalon pa lang ni Unravel, wild charge na kagad at hindi ready yung ibang members ng Work Oster Force para mag-dive in doon sa orange buff ng Onyx PH. And the good news, hindi pa nila na-pick off si Dilar sa top lane. Yeah, so may chance pa rin. I mean, Onyx Philippines, perfect yung lineup kasi nila ngayon sa sagot sa pagiging aggressive ng Work Oster Force. Eh. Alam kasi ng Work Oster Force na may early game damage sila, pero kailangan wag nilang maliitin yung kunat dito ng Onyx. May kaya nang sumabay ng Onyx ngayon eh. So yung work, I think pwede lang gawin dito, Robluna, control the map as much as possible. Mag-split muna, hintay ng mga hero na kakaliwa, and then tsaka nila pa
tsaka nila pitasin. Dito maganda yung hero ng Onic PH, itong Grak na to. Kasi nakakapag-provide sa kanila ng vision. Vision. Kasi ang nangyayari, biniburst down sila kagad. Even yung Grak, look at that. Hindi nagdalawang isip si Kusei. Hindi talaga. Tapos sabi ni Chango dito, nako, salayin mo yung mga meteor shower too. Pero sabi ni Chu, makakawala lang din ako. Team RTZ makapag-dash out then. As RTZ will just spam out the minions. Dlar, kukuha ba siya ng flank dito? Nilabas niya na yung mga blades. Eto na nga, naku na pa, ultimate na! Nandito pa, si Kaibigang Unravel, naging bola. Medyo magulo ang mangyayaring laban. Dance-off ang nangyayari, Phoenix form. Paray Kosei dito, but Kosei is the way, baby! Sabi niya dito, ang ganda ng Feather Airstrike. Meanwhile, counter go para dito sa work, pero sabi nila, teka lang, disiplina. 17 seconds down for Kyrie dito. This, I was looking at it on my view, Manjin. Dilar, nandun siya sa may top lane. Pwede niya nang basagin yung top lane, pero pinili niya na rumisponde sa gitna. Wherein, alam ng Workmaster Force. That's one of the reason kung bakit sila nag-back. And sabi dito ni Chu, kunin ko muna yung aking purple buff. And from that position, the rest of the member of Onic PH weren't ready. Hindi sila handa doon sa team fight yung engage. That, kung iisipin mo, nakapag-cooldown na yung Feather Air Strike doon ni Kosei from the moment doon sa may orange buff up until tumating si Dilar. Ang ganda rin dito ng positioning talaga ni Kosei doon, pare. Again, for Workmaster Force, nananalo sila dito sa proper positioning. Meanwhile, ito na ata ang hinahanap ng Onic, Iyakno, napagamit ngayon na Meteor Shower sa isa, pero dalawa sa kampinya ang nawala na. Unravel, one-on-one with Lar. Niyakap niya si Dlar dito, pero pinagkay sana ata si Labu-Labu. Stretching mula dito kay Unravel, pero mukhang hindi aabot. Sabi ni Trimar, ako din, may dash ako. Trimar? Dlar? Nako, nag-stretch na si Unravel. De, ano lang, practice stretching lang! Oh! Oh, kalma lang, practice lang daw. Uy! Oh, muntikan din. Yung ibong Adar na, muntik na. Muntikan na, buti na lang kamo. Buti na lang kamo, nagising siya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Nalagyan niyang kalamansi yung kanyang sugat. Yung sugat niya, buti na lang. Oh my. Kalamansi ba yun yung nilagay niya sa sugat niya? Tingin ko. Basta parang kalamansi yun, masakit. Oh. Buti na lang kamo, nagising siya. Oo. Oh, oh. Pero ito ha. Talo niya pa si Don Juan dun. Oo oh, nga. Pero di partida, hindi niya pa sinugatan yung sarili niya. Oh my love, kamunti ka na. Pero ang sakit, Kuero Blue na ng ibong Adarna ni Kosei dito. 2-0-3. Paano mo nga ba mahuli ang ibong Adarna? Kailangan mo pa ibigin eh. Saka ang mahirap kasi dito para sa side ng Onic PH, Trimar TC, pinapasok niya talaga sa backlane si Iyakno and even si Kyrie. Ay, oo. Oh, oh. Sa ganong kasing sitwasyon, pag yung Chang'o mo hindi nakakapwesto ng maganda with the Meteor Shower and even with the spam sa kanyang skill 1, dahil dito sa nanggugulong Benedetta, eh mas lalong humihina yung firepower nyo. Kumbaga, mas nakakakuha dito. May cover fire, kumbaga. Yes. Yun yung ayan, hindi lang ginagawa ni Trimar. Zoner lang. Kumbaga, pipindot-pindot lang siya muna dito ng mga skill. Pindot gaming lang muna. Pang ano, pang psycho lang, kumbaga. Nako, pero nakita nila na si Trimar. At eto na, yung Meteor Shower sa side ng Onic Philippines. Isa mawawala dito si RTZ, pero tignan mo sa likod. Trimar RTZ picking up two. Meanwhile, Iyakno at Dlar. Minions lang muna, sabi nila. Pero oh, mabuhay pa ba dito? Si Chu! Nabuhay pa nga. Kyrie, napahabol na dito. Pero Kyrie, pulado na din. Pinagtutusok-tusok na siya dito ni Trimar RTZ. Pero masyadong mabilis ang isang Matilda. Kusei! At ito na naman ang ibong Adarna. Ibong Adarna! Buhay na buhay pa rin si Kosei dito. Hindi pa rin namamatay ang ibon. Ladies and gentlemen, ang lupit ng team fight na yon, ang daming nawala. Pero sino bang nanalo sa trade? I could say Onic PH at this point. Pagka nakakasabay sila with Workmaster Force, it's a clear win para sa Onic PH. Looking at the items ngayon, humahabol na si Hate. Already has at least an endless battle dito. Kung iisipin mo nga rito, Manjin, if kailangan na lang mag-build dito at least ni Hate ng one defensive item para mas makapasok siya sa mismong backlane dito ng Workmaster Force. And Dilar, siya ngayon na nagiging pillar dito for the side of Onic PH. Kumbaga siya yung pinaka-firepower ngayon. Totoo. Para pasukin ang backlanes ng Work. Kaso kasi, Robluna, kung titignan mo yung lineup ng Workmaster Force dito, nasa kanila ang naisusulat. Na ano? Naisusulat eh. Kumbaga may ibong Adar na sila. Oo. Pero nasa kanila din ang naisusulat na pang-counter daw kay Roger Toll. Ay! Hawak ni Chuna isusulat versikulo 1. Si Lancelot! Si Lancelot, okay? Okay! Na kay Lancelot, okay!
Oh yun my. Yun na yun, Kuya Rob Luna. Kaya kumbaga, tama kay, kaya sumabay. Pero kasi umaabot pa rin sa punto, kapag naisusulat, mangyayari talaga ang dapat mangyayari. Mukhang mangyayari nga yun dito sa laban na to. 4v4 to, man, Jean, dahil hindi nila kabanding dito yung Benedetta pati yung Tang Ousun sa may top lane. Ang gandang initiation para kay Unravel dito na wala na kagad si Dlar dito. Pero tignan natin, sino pa iyak mo nandun sa bandang gilid? Dalawa na kagad na wala sa side ng Onyx. Meanwhile, si Trimar nandun sa bandang likod. RTZ, atawagin niya dito yung kanyang kape. Meanwhile, nandoon sa kabila, buhay pa rin ang Ebon. The bird is alive. The word is the bird. Bird, bird, bird. Bird is the word. Habang si Hate, nakotakbo na Roger Tol. Eto na ba, si Benedetz, EMRGZ, Psycho, slicing and dicing. Nako, si Jose. Ebon, lumilipad yung Ebon. O, siyempre, lilipad talaga yan. 11 to 19. Oh. Jose is the way. 407. Buhay na buhay pa rin ang work sa laban na to. Props to Hate sa ginawa niya doon. Outplay niya yung mga members ng work doon. Gamit lang yung kanyang assassin emblem. Kaya nakakabalik siya. Kaya hindi siya namatay doon, Manjin. Oh my diba? God. Ginamitan niya lang ng killing spree. Kaya halos nakabuhay doon yung ating Roger. Going on the items ngayon, may Athena shield na ngayon si Hate. On the team fight, sabihin na natin na halos naubos doon yung Onyx PH, but the time is wasn't enough para sa work Oster Force, para kunin yung Lord. So, at least, hindi pa nakukuha ng work ang Lord. Dahil ito yung magiging mas mapapahirap sa Onyx PH. Pagka naipit na sila, yes, meron silang Chang'o that could potentially use a meteor shower para hindi sila mapush agad-agad. Pero kailangan nilang sumuntok dito, Manjin. At ang magiging sagot nila dito, it was Hate on this Roger. Kayang-kaya niya na. Yung damage niya rito, pwede niya nang ma-burst down itong mga katulad nila RTZ and even itong Parsa na to ng work Oster Force. It ain't over till it's not over till it's not over, Kuya Rob Luna. Sabi dito ng Onyx Philippines, sumisigaw pa, umaawo pa itong Roger ni Hate. At ginugulo nila. Si Trimar talaga yung panggulo. Man, panggulo Jimmy. Talaga si Trimar. Eh. Kumbaga sa Tex, eh. Ito yung... Yung pangatlong ano, yung baraha. Yung pangatlong baraha. Yung... Ito yung visitor dun sa Chinese Garter. Oo. Yung siya talaga yun eh. Panggulo talaga. Ito yung ginagawa niya lang yan. Oh. Grabe. Kinakat niya lang ng kinakat. Kaya may isang members lagi for Onyx PH na preoccupied. Kailangan siya yung bumantay doon kay Trimar. Ngayon, tiga mo gagawin niya rito. Oh, hindi natin makuha yung Lord. Oh, Trimar, doon ka muna sa top lane. Guguluin niya talaga. Kumbaga, pag naglaro kay basketball 3-on-3, merong isasaling pusa. Magiging 4-on-3. Yeah. Kumbaga, yan yung kumbaga, di ba, lumipat kayo ng court. Doon kayo sa kabila. Yung tumitira, bumibekshoot. Tapos pa. Bababaan na kayo. Hindi pa niya nakukuha yung bola. Magugulo yung laban. Hihinto-hinto pa bigla ngayon yung ano sa court dahil dun sa nag-bake shoot na yun. Oo, kala mo talaga yung bake shoot na yung mga layup eh, no? Yung mga bale. Eh, ganun yung ginagawa ni Trimar ngayon. Kaya naliligaw yung Onyx. Ano ba ito lagi? Ginugulo tayo, tapanggulo. Oo. Tapanggulo, mga kaibigan. Hindi lang yung mga TP niya yung mind games dito, pati yung mga segue na galawan dito ni Trimar TC. Siya ngayon ang nagpapahirap sa aray. RPH. Sabi naman ni RTC dito, teka lang, Rob Luna, initiate ako, pero oh, knock up sa real. Para dito, syempre, sa sign ng Onyx. Pero nasa yung damage output na medyo nabitin pa ata. Ayan na, mag-winter truncheon ka for risky plays. At mukhang naging risky nga. Si Kosei dito, isang wanit na lang siya. Lipad, ibon, lipad, Kosei. Say, buhay na buhay pa rin. 40 seconds down dito si Jay. 12 to 21. At nag-iisa na lang si Unravel doon sa gilid. Pero nako, dalawa pa rin. Nandito, sabi ni Kyrie, ako pa rin at the future. But Kosei, wipeout from behind. It's a wipeout. Oh. 24 to 13. Mukhang tapos, Manjin. Nandito ang mga minion waves ngayon ng work Oster Force. Can you feel the force? May the force be with you. Work Oster Force, another sweep laban sa Onyx Philippines. Wow, what a perfect play coming from this team. What another sweep against Onyx PH.